Okay. May buntag. So, karon we'll be talking about space planning. So, gikan sa National Building Code nga atong discuss last meeting ni skip lang ko sa space planning no kay para nga ma-assess po ni sa inyo pagama sa plan sa inyong balay. So, naraman siguro yung nakasugod o plano sa balay sa inyong project dere, di ba? Nakasugod naman mo no? Naraman mo yung nasugod-sugod na mo. So, kini, mo ni amurag makaproperly tanawon ko nasugod ba sa standard ayun na design nga plan. Or kung wala pa mo nakagama, so, that's also good kay makatabang po ni o para makadidso mo design na. Okay? Mo ni ang space planning na to ang lesson nga dapat nasa module 2 na. Okay, so moving on. So sa aning topic mo ni atong content. So we would first discuss the planning considerations down to the bathroom ni. So kining laundry room and closets dili na ako i-discuss. Unya kini. Kining presentation is directly from this no? From this book, I posted this as a reference material on our subject or our course. So, nada ba naka kuha na ni? Naka-download? Naka-download mo? Yes, so if wala pa, download na ni. O niya, while I am discussing, pwede mo magtanaw-tanaw niya. So, as you can see, mo niyang monetable contents mode no, sa itong planning and designer's handbook. Kini si Max Fardo, usa ni sa mga pinaka sikat nga author og mga civil engineering books o even mga architectural books no. So this is a very good reference material. So ang atong i-discuss lang kini lang kining residential. So as you can see ang laundry room and closet kay nasa page 58 og 62 niya. So kamo lang litang tanaw na pero kini siya ako ni explain karon. Okay? And napadagan na ni kung kintahay punpuhon ka mo maka-design mo o usa ka industrial nga building tanaw mo ning chapter 7 niya. Yeah. Okay? So typically mo na siya. So ato i-discuss again kay ang residential lang. Okay, copy ra. Na copy. Okay. So space planning is an in-depth analysis of how physical space is used in structures. So it considers the purpose of spaces and who will use them. So consider sa space planning na to no kung unsa nga type siyang building, unsa ang pila ka buktao ang mosulod, unsa ang purpose sa space, living room ba siya, bathroom ba siya, dining room ba siya or unsa pa na. Okay, so ang first kana subtopic niya kay ang planning consideration na. So this is presenting conceptual ideas supported by mathematical calculations aimed at giving convenience and comfort to the users. So atong i-highlight ang convenience and comfort no. So dapat ay imong balay kung convenient siya and dapat comfortable siya to live. Comfortable to live siya, okay? So sa mga habitants. So here are 10 considerations when we plan a house or a space. First on distribution, then circulation, light and ventilation, blah 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 down to the superstition. A superstition more ang mga haka-haka bitaw sa mga superstitious belief ni so walay scientific nga maka walay ni siya scientific explanation nga ano. Okay? Again, we would be talking about that later on. So first, ang distribution. No? So this is the placement, location, and arrangement of each room in relation with each other. So, muna yung murag, dapat makonect ang imong living room bitaw sa imong dining room. Murag nga na sa, dapat functional na sila kung muagi kanina duha. O apil na sa itong kitchen. Okay? So next is ang circulation. So dapat ang movement sa itong occupants should be clear of obstacles. So dapat if muadto ka sa usa ka bathroom, wala'y nakaharang nga murag cabinet niya or murag table pasod ka sa atong bathroom. Basically nga lang ang gi-explain sa circulation no. Nya dapat when you move inside the house, kana spacious pud siya, di ba? Dili siya kana huot paminawon.
And of course, ang light and ventilation niya. So, entering and circulating of daylight and fresh natural air is very important sa atong panimalay. Dapat kanang na pasulod nga hangin o ang hangin nga masulod dapat makagawas tarong nga pamagi. Unya, well ventilated pod nga dili nga dapat nga ibuntag dili na kaangay mo gamit og suga. Dapat mo na i-achieve ni mga goals si mong balay. Nga bata, dapat ang windows nimo properly placed nga igbuntag dili na ka dili na i-on ni mong switch para sa imong lighting. 4-hour light and ventilation, we would go to Section 808 sa ato National Building Code. Okay, so if we would look into our National Building Code class, mga siya, Rule 8 on ya, Section 808, no? Atong tanawon, mga siya, no? Light and ventilation is ya, Rule 8. Then, sa light and ventilation, ayon sa ni siya, sa tugi nga na do. Window opening kay 808, so na siya ani. So also you could refer to our, of course, our National Building Code. First, ang mga rooms that are not provided with artificial ventilation. So, ang mga artificial ventilation nimo kay ganam ito, mga exhaust fan, money artificial, so you made it yourself. Pero kanang mga windows pwede na natural ventilation na siguro na. Okay, so total free area of openings for windows should be 10% of our floor area. So if example na kay kanang katong atong design, di ba, so na kay 36 square meters adong floor, so dapat ang imong floor, ang area for your opening should be 10% of that or 3.6 square meters I'm opening, or it should be lesser, I greater than 1 square meter. For our bathrooms, laundry rooms and windows, 5% dapat ang atong floor area ana, and dapat awning ato windows, so masabog-abog, or 240 square millimeters. And such windows shall be open directly to a court, your public street or alley. So dapat nga ang window nimo ang gawas na sa balay ninyo. Dili nga hintay ang window sa imong CR naa dapit noon sa living room. Medyo tutyo kay mirawo, no? Nga kini man imaho imong CR mosod sa imong living room. So dapat yun gawas na ang imong window ana, gawas ang imong ventilation ana. Okay, copy class. Sabdan ako so far. Okay, Higup ko na. Okay, moving on. Opo ko ka pangapigod. Sige, sunod. Windows, mga roof porch. So, dapat ang roof porch mo, ang ceiling height niya kay dapat 2.7 meters. Okay, and a yung longer side should at least 65% open and unobstructed. Okay. Uy, sorry. Dapat lahi ang picture ani. Kila ako ni edit sa PDF, no, i-send ako sa PDF niyo i-edit nato na tarong nga picture. So, mga eaves, canopies and awnings, ang eaves mo lang bulada bitaw. Kada bang iguwan bitaw nga dili amo rag extension bitaw na sa imong roofing mo nang eave. So over required window shall not be less than 750 mm from the side and rear property lines. Okay, so dapat na kay setback gamay sa para sa imong windows ana. And para sa mga firewall, dapat walay opening. So sabotable naman sa nga dapat ang firewall nimo walay window kay kintay na isunog sa imong kilid nga balay nga naa dadto ang firewall nimo. Musulod gyud po ang kayo kintay na walay opening imong firewall. Kay ang firewall kay mura man nagsagad man sa imong lot area good. So walay setback kuna kay firewall, pwede na kadili mag setback ana. So that is one way to save space po ang atong firewall. Okay? Ay to maximize ang lot area bitaw para modako imong floor area mabutang kag firewall. So number 5, kay ang windows could serve as emergency egress to vacate the premises or access for rescue operations. So ang egress kay murag exit point to na sa entry points sa usa ka building, no? So this should be open without any use of tools kay emergency naman eh, so dapat dili na ka magpangita og unsa ba na crowbar or imong
para ma-abri ang imong window. So ang minimum window width niya kay 820 mm with the height of 1 meter or so, okay? Mugawas man ang tawa na, so medyo dako-dako yung dapat imong height. Then ang bottom of the opening should be not greater than 820 mm from the floor. So magbali ni dapat, no, bali. Kay dapat man ni nga murag ito nga dili kayo habog, kay murag mo atugod ka, murag mo mo tipana na mo agi, so dapat dili habog para di ka to avoid injuries. So dapat greater than 820, lesser than 820 mm dani dapat opening ni mo. So direct access down into the ground or street level pod. Oh, so sabotable namin nga dapat nga kitayo dili yung direct access na kay murag steel ladder bito para makadung sa ubos. Okay, size, area and shape niya. So this should, our building should be planned according to human scale, of course, and should accommodate furniture, appliances and pathways for routine movements. So you consider dapat po ni muna. So for our section 806 on from our national building code, mo niyang ang minimum requirements sa sizes and dimensions para sa usa ka room. For our bedrooms, so take note of this, ha, kay mo ni atong i-check sa atong mga floor plans. Ang bedrooms nimo kay dapat minimum ang 6 square meters and having at least dimension of 2 meters, ha. And ang kitchen dapat 3 square meters lang with at least dimension of 1.5. Then ang bath and toilet kay 1.2 square meter with the least dimension of 0.90 meters. So mo na ang atong minimum requirements sa atong balay or sa atong floor space. So please take note of that. Then orientation. So this is the position and direction, the sunrise, sunset and wind directions. So importante kanay orientation klasikay kanay bitong igmata nimo dapat ang sunset, ang sunrise nakaatubang, so ang light, sunlight ana nakaatubang sa imong room dapat. Unya dili pud ni nga inig nap time or kana bitong alas 2 alas 3 wala unta ang init padong pud ana, wala ang init nakaatubang sa imong room ana, kay ngano ana makamatug nya init kayo, igang kayo, so dapat nadapit na sa kitchen dapat or dapit sa sink. Kay ang sink pud, kay ang sink pud dapat naagi kanang sunlight nga moagi ana kay kuan man kana mito ang sunlight, of course, kay makatabang na og hawa sa bakterya ba, makapaugap pa di mong hinugasang plato, makatabang kay nang sunlight ana. Okay, ania itanawon po nimong wind directions pud niya. Okay class, copy ra, sabotable ra, sabotable so far, wala pa mo pagkutala lang mo ha, ayun kung namo iwan na sabutan. So next is mga zoning laws, imong tanawon po na i-consider po ni mga zoning ana. Example, ang imong kintahay naka sa commercial zone, dapat dili ka magbutang sa imong residential nga balay para ana. So kini mga zoning po, ma-explain na to ni sa ato when we continue to study the National Building Code. So dili kini tanong ma-expand, pero more gini ang atong basic nga kanang basic nga rule aning zoning laws, no, kana kintay residential na siya, so dapat tanawon nimo nga dili ka magbutang o dili ka magbutang sa imong industrial nga building para ana. Murag depende mo na sa imong zone, sa imong city. Makita mo siguro ta sa Tagbilaran, di ba, kabantay ka dapit sa BQ, dapit ana nila, kana siya commercial zone, wala hapit nga residential area ana, wala residential nga house ana. Kung makita mga residential mga dugay na kay nang residential nga murag unsa pa nangan 1900s pa na nga balay siguro unsa pa. Okay, so mo na ang zoning law. So ang building height, so diri ta masango no sa height, so moderate to high ceiling ang dapat. So this would allow fresh air circulation and preserve aesthetic values of the house, while low ceiling would have a warmer atmosphere. So makita na to kining high ceiling nga balay medyo social jud kayo tanawon, kini sa more naman sa loft siro ni gamay kita kanin na mezzanine siya, so mo na nga habog-habog ni mo two story nga building pero high ceiling. So ano, of course ka nang kung naka sa low pod nga ceiling, medyo ang hangin dili man kayo ma-circulate ana, so medyo igang pod siya. So mo na ang high ceiling would be very preferred kay kana ang air circulation. Section 807 of our National Building Code would also determine the airspace requirements for each room. So example lang atong skilahan, ang mga school rooms na to, 3 cubic meters
or dapat 1 square meter of floor area per person. Unya pasabot that's 3 cubic meters kanong cubic naman. So example ay imong typical height sa imong usa ka school building kay sa imong floor sa usa ka school building mo kay 3 meters. So imong 3 cubic meters divided by 3 pila naman? Class, pila naman? 3 divided by 3 daw. Grabe. Kaliku pa. 3 divided by 3, so 1 square meter. So dapat mo na nga 1 square meter imong floor area per person. So typically mo na siya ang 3 cubic meters ha, para di mo maglibog. Ang 3 cubic meters lang yun kay divide mo na sa height nga na kay square meter per person, square meter floor area nimo. So example, next is our workshops. So ang 12 cubic meters mo kintay ang imong mga workshop or factory medyo dapat mo ni ang workshop or factory mo high ceiling yun na dapat kay igang guna workshop good factory good so high ceiling yun na siya so naa sa mga ceiling height siguro na kay naa sa mga 4 square meters so 12 divided by 4 nasa 3 square meters per o 3 ang airspace square meter per person mo sa so, mga typical rooms ang habitable rooms na kay 14 cubic of airspace per person say so, kita yung mga bedroom nimo. Dapat nga kintahay naa sa mga 3 square meters ang imong balay. So 14 divided by 3 pila na 2. Kapin. So mo na imong i-consider sa imong square meter. Okay? Mga diba, 3.6. So kung duha mo kabuk sa balay nimo, consider nimo ang 28 cubic of airspace per person pod. Okay? Okay class, na follow ra to. Okay, so for a twin bed, kung twin bed mo yung design, 28 divided by 3, mo na imong floor area para sa imong room. Okay, kung duha ka ba kaya twin bed, bedaw ka na duha ka ba? I-explain na sa phone points atong bedrooms na when we go to our bedrooms. Okay, class? So, ang ceiling height. So, habitable rooms provided with artificial ventilation, dapat 2.4 meters, no? So, yeah. Pero ang building of more than one story with artificial ventilation, kita ang first story dapat 2.7 meters ang first story na 2.7 kung gini wa kini siyang first kay mo na one story ra pero kung mga tagas na gani ang first story dapat 2.7 then second story 2.4 ang succeeding stories pwede na 2.1 pero dapat tanaw nimo ang unobstructed typical headroom clearance so dili ni siya ang kay murag headroom kana bitong tingnan ni kaya imong height sa imong door oh dili ka mapakog oh kana to so next ang above stated rooms kung dapat nga natural yung ventilation niya yeah, so mga meaning murag mo pass through ra 2.7 meters ang imong paninguhaon nga height. Okay, so again note lang ko ang ceiling height kay measured dili na standard 2.7 ang medyo standard yun na to mahog na standard na. Okay, medyo taas-taas ng 3 meters. Oh, naka-mention mo sa record nga 2.7 ang standard. It's any... siguro, pwede po naman, pero kanalaging typical na ang kanalaman itong... Sakto na, ang 3 meters maguna kay para na sa mga panday, bido. Okay, usay mo good kay dili kayo para nga i-trace lang na para dili bungkig ang 2.7, di ba? Pero sa code, when we have na siya ang explanation sa high. Pero kitay ko mo tanaw jud ka sa code ang atong kuan jud 2.7 ceiling height. Siguro 3 meters siguro ang height from ground floor to second floor siguro ang flooring yun kay mo mo na mahitabo kay flooring ang beams si mo kay 30 cm mo na siya so 3 meters minus 30 cm to 2.7 yun mahog pero mura na yung ceiling height so mura mo na 3 meters ang height yun mo sa imong room kung mo sa taas pero ang imong ceiling mga imong ipasabot ceiling height mo yung 2.7 siguro ang 3 meters yung ipasabot ni sir lumutos ana kay ang floor to floor distance yun ba o floor to floor distance. Kaya kung magsigot kag ceiling height, kay usually, ang imong ceiling, good kay ubos sa bottom sa imong beam. Usually, atong beams, kay mga 3 meters ay... arkoba man ang ceiling, oh. So, usually, kung 3 meters ay imong building, ang imong floor-to-floor height, yun, 30 cm man imong, kuwala na, imong height sa imong beam. So, mo na, siguro, nga, top mo ng 2.7 ang typical nga size sa imong ceiling height. Okay? Nasunod ra ko. Okay, moving on.
sa atong ceiling heights for our mezzanine floors or sa atong sa atong loft. So there are students nga kana nag-inquire kung pwede ma sila magamit o mezzanine or mga loft. So pwede kayo, pero tanaw ni mo ang ceiling height o tanaw po ni mo kung mabuhat ba yun ni mo na basin maglisod tao gama. So ang mezzanine ni mo kay dapat above and below 2.4 ang ceiling height. So kini nga length ani 2.4 na makita mo sa cursor na kakas cursor. Okay, so kini 2.4, then kini pod 2.4. Okay, copy ra. Dapat mo na ang atong ceiling height sa atong mezzanine floor. Sa. Okay. Another consideration of to plan our house is our electrical layouts. So, natay duha ni ang proper location of outlets. First guy, ay mong outlet, you should plan this nga mo avoid gawi extension wires. Dapat murag nani sa mga duol-duol na bito sa mga posible para ni mo nga na ay mag-switch ani na mag-charge ani na appliances ani dapat duol na siya dili na ka para di na ka magamit og extension wire. So kita yung mag-design ka ni kibaw ka ang living room na dili dapit ang TV maka imagine ka nga na dili butang. So dapat na kay outlet ana. Or basically nga na lang ipasabot niya. So these outlets should be installed 30 cm from the top of the floor covering to the bottom of the receptacle box. Then on countertop outlets, meaning countertop bani sila. So ang installed between 37.5 to 50 cm from the countertop surface and are set at exactly the same height. Okay? And sa ato mga switches, of course, ang atong switches should be accessible and near the door opening of every room. So, i-abri nimo, dapat dali ra ka maka-on bitaw sa imong switch kay iwa na ka kita gabi eh, samot na kong gabi eh. Na imong switch kay naa sa likod sa imong purtahan, so tutyo kayo nga moadto bak mura bitaw nga murag di ka kaklaro ba? So dapat i-properly locate imong switch ana. So these switches are installed 1.2 meters from the top of the floor to the bottom of the switch box. Next is ang location of doors and windows. So ang i-consider po ni mo ni kay aesthetics. So the placement of your doors can completely change the look and feel of your home. So imo na consider. Next is ang positioning and security. How visible is your front door from the street? Ang clearance and space. Ang kung enough bang clearance sa room nimo when you open, when you open and get enough space to get around. So kintahay duha ang musod siguro dapat imo dali bitaw kita na emergency dapat consider pa ani mo. So na may mga standard length o width pud sa atong doors. So katulay gamito na to. And ang door position, ventilation, and airflow, dapat aligning doors and windows through rooms and hallways can create a wind tunnel effect when the doors are open. So, medyo nindot ning wind tunnel no kung windows kay para mo pass through good na airflow ba proper ang airflow makagawas og sud ang hangin ato. Unya. Pero muna nindot siya kung dapat mo at bang imong windows bito. Medyo nindot na siya nga pag space. Okay, so mo niya mga superstition or kana mga haka-haka or kana mga feng shui experts. I think you're familiar with them. So kana bitaw magsugod ng tuig niya ang interbyuhon ni Corina Sanchez mo na mga feng shui expert mo na sila mga superstitious na kayo. Pero kana walay backup na jud ang mga scientific nga belief murag butbot na hapit ila. Pero naiuban jud mo to, so I would respect them also. Pero na may uban good po niyo feng shui expert o na grabe na kay pangayon bito kay nakasuway ko ana na feng shui expert ang pangayon yun nila pag design yun mahasol pa yung design ana 50,000 ganina feng shui ra. So sila mag arrange yung doors, sila mag arrange yung furniture timo niya. So pala sumura sila like interior designer ano yung ilang mga pagkita po nila mga feng shui. So there are people na po yung motuan na especially yung mga Chinese bito importante na vital na nila sila designing. Okay, copy na class.
Okay, one example for this is kanang the door shouldn't be face each shouldn't should not be facing each other. The door shouldn't open on the foot of a bed. Okay, but sa rason nga ang isa ko mama ni ginan ko ani nga kwan daw kanay katog daw ko dai door sa foot of bed birahon daw ko sa wakwak or sa mana. So tugod ko daw pag bata siro na ako pero karon mo lang dinaw po siguro. So this would also repel bad spirits by burying metals, coins or spreading pepper or salt on the foundation. Na siguro kini jud murag typically mahitabo ni buhaton ni sa site no kay naa jud mo to jud ani kan mga foreman kan mga toto bitaw ano mga binisaya na ba kung kuan pa kung tambal pa sa sakit murag binisaya ba murag ngana so kana kana bong kana iguma ni mo iguma na sa building dapat padugan murag ngana dapat mag-ihaw ka manok na spread ni mo dugo ana mga murag na jud mo to ana so pouring wine to the footing of excavation to please the entities residing mo po na mong buhaton kami to mga sayang na kanang opening na or kanang mga basta kay na jud mo buhat to dani pod para to para pud kuno makusgan nilang building. Okay, so next is ang next subtopic ay atong dimensions of the human figure. So house planning is very well related pattern proportion to the human dimensions. Of course kikita mo po yun na, di ba? So dapat atong space planning importante po na siya. So there are two dimensions ng atong i-proportionate sa atong balay. First, ang dimension clearances for adults and dimension clearances for children. So for children, when we are at ages 5 to 16, naman ta magsugod na sa mga rapid height na bitaw nga medyo mas dali ta mutubo ana na pita. Okay, so from 5 to 16, so na makita na to ang height mo nang represent sa murag valuable nga age. So mo ni siya 110 ang height una ang atong shoulder level ano kay 4 feet sa atong height kamo ni tan-aw na. So typically ang atong height yun ang atong shoulder when we stretch our shoulder bitaw kanang ana equal na siya so mo na more typical unta standard. Okay, also for adults mo ni siya ang mga typical sizes ang atong tan-aw lang ani padililibog gumalibog mo ang kining walay parenthesis mo ni mga inches or English ang gipanggamit nga unit English unit or inches ang kini siya mo ni ang mm or millimeters nga height millimeters nga dimension. Okay, klaro ra class? Hello. Okay, so again na makita na to no na dire ang handrail na to dapat dire rin na dapit 1 meter na siya 1.05 ang atong nawa shower head 1.9 so you could reach this makakuha sa imong shower head kay ubang shower head bitaw ka na maibot-ibot so we would be talking about this later on also residential door height kay 2.05 so sure dud ta nga masod na especially ang mga Pinoy nga medyo kanili taas ta o nga medyo mubo bitaw ta mga Pinoy compared to Americans ha. Okay, kay kita diba mga 5'4 dawat na okay na muna yung pasado nga sa height na to o taas medyo doon sila so lahat po ilang sizes. So also we would also consider ang mga dimensions and clearances for our person with disabilities or mga PWD. Dapat na mo consider ang turning radius sa mga na wheelchair ato ni consider na. So 1.5 ang space ana. So ambot ko nakasuway na mo sud og usa ka PWD nga CR. Nakasuway na mo sud kinsa nakasuway og sud ani na PWD nga CR sa mga establishments sa McDo. Oh, di ba McDo usually kita sa McDo nakasuod ta medyo dako bitaw kayo. Di ba kabantay mo? Mo na ang dagoportahan, dako jud pud sud, mo na ang mga for PWD so giplana nila according to clearances for the PWD. Okay? So, karon magsugod na ta sa mga rooms na to, room designing na ta. So, first ang atong living room. So, of course is the main room of the house. So, ani ta magtapok-tapok, no? Sorry. So, mo ni atong i-plan ay consider sa atong planning. So, first, pag-separate sa room, sa separate sa traffic from the activity center. So, like, dapat walay nakaharang sa TV ni mo, mga gana-gana. So, the opening should be positioned to have
wall space for furniture arrangement. Then nasa yung convenient access to doors, windows, outlets, of course, kaya na lagay ka ng mga appliances nimo and mga supply grills. There are two clearances nga tong i-focus pod. Ang passage clearance sa atong living room. So, kung nakay single passage sa usa ka low object, muna siya dapat 40 na siya ang separation sa imong living sa imong morabit of chair. So, kung single passage on hip height object or mga low height na mga medium height na dapat 60. Then ang general traffic lane yun kay dapat 100 cm. And a seating area to permit one person blah blah kay 90. So, kini siya tanawa lang po ninyo ha. Kaya dili ito ma-explain sa tanan, pero dili po na ito mahinumduman ni tanan, pero at least nga tanaw-tanaw na ito na yung si mga minimum. Okay? So, furniture clearances should also be planned. So, between facing seating, 150 cm. So, between feet, maamurag kung magkatubang mo, 1.5 ang inyong dapat distance ana. So, use of desk 75 cm, main traffic should be 90 cm ang imong holo na murag para makapass through ka sa tanan, and between television set and seating 1.5 meters. So kini kay minimum ne. So example, kung dako-dako gid pud imong TV, dapat pud na man ay kun kung tanaw mo TV o depende sa size nimo no. So kung napay mga 70 inches nga TV, siguro ang 1.5 siguro medyo gamay-gamay na murag malibat na kana. Dapat maglayo-layo po gana. So each television size or diagonal size man siguro na. Kung ilang mo ingon sila, like 6 ang 60 inches diagonal size na sila. No, from corner to corner na size. So dapat tanawon po na nana po na each size kay na po na sila na required kay para dili madaot yung mata nga ng seating distance. Dapat po na i-consider na to. Okay, so here are the summary of clearances. Passage, lounge chairs, and unsa pa na siya. So, kamo na lang sabot ana, kamo na lang po itatanaw kung magama mo sa plano ninyo. So, di na ko ma-explain further, no? I think, masabot rin po sa mga actions sa itong mga stickman na drawing na to or unsa pa na. Okay, so here are typical arrangements po. And typical yung mga clearances niya. Okay, so next is ang dining room. So far, nakasunod mo na ako, class. Okay ra, ang discussion ba? Wapa nakatog, wapa nagunsa? Tarong ba? Seryoso ba? Murag, kaano mo? Gansi mo, good ko kay yung kita ninyo ba? Murag, alive kayo mo sa picture, good sa inyong mga profile picture, murag, buhay kayo mo. Lonely kayo eh, nga ako rin ka. Kuan? Anyway, sige lang. Okay na lang ya? Bitaw pagtarong mo kay basta na kung na mo ipangutana mutala na mo dahil na yun yudugay-dugay. Okay, so next ang dining room, ang planning considerations po na to ana. Okay, first we should determine the number of persons to be seated. So dapat kibaw na ka kung maplano ka sa dining room, dapat na naka-estimate nga kintay pamilya mo po nagamang mo balay. So dapat among pamilya o patra kong anak. So dapat iputan mo daan nga unom mamurag masodyo ng unom bitaw sa imong dining area. Oh, maring ana. So dapat nakip mo na ho na ana. Okay? So you should compute the required space occupied by the table, compute the space for the chairs, required behind the chairs, or importante po ng space behind the chairs ha, nga dapat dili lang ang pagsod, dapat po igawas nimo nga moatras pa bito ng imong chair ana. Dapat imo po nang i-consider. Then ang seating arrangement, the size of furniture, and ang space of plate seating. So dapat dili magsikanay sila, magilog ug sudan. Gili mabikla na eh kay dugol kayo sa kayo daw ka. Samot na kita magkaon nga magsaka bito ng kuhan si ko na mo na ang imong i-consider po na. Okay, so here are the recommended space dimensions. Okay, so mani siya itong gingon. So, play setting na to, libre na doon sa freedom of movement na nata sa 60, okay na. Pero ang desirable size, dapat 75 cm. So murag medyo lami, murag spacious kay paminawon si mo nga kaon ka kung 75 cm. Pero 60 okay na good siya. Pasabol na. Mo puni pasabot ani no? 25 inches to 30 inches ang kuan. So minimum 24, maximum mga 30. So again, comfort na ni 30 cm or kaning 75 cm. So pwede ba gyud dagko pag gyud kaayo sa mo. Pero karon dili na applicable man kay social distancing man, di ba? So
So, and another requirement per person is ang perimeter pod. So, kung crowded seating ta, for ka nang butong, for minimum lang 50 to 55 table diameter. So, kining diameter, and ay, perimeter ha. So, kini dapat 55 na sa usa ka person. Unya, sa comfort seating pod, dapat, unsaya na ni, 60 cm. So, muna siya. Okay. So for virtual clearances, so ang chair plus access there to muna siya na ni mapunani siya. So muna siya access there to murag kini siguro na. So tanawa na po na ninyo, okay? So next is ang size of table and dining area. So ang common width of dining table is 90, but again, ang comfort width kay 95 to 110. So naay recommended dining table length kung 4 persons naay length ana. So and also ang total space for dining area kay nanapod kung 4 persons nimo, dapat 10.8 ang murag nindot tud nga dining area na ang sakto nga dining area. So ang 6 persons imong mga tao na, so dapat 12.6. Kita siguro sa atong design o sa atong miniature house nata sa 4 to 6 lang, medyo dagan-dagan na ng 8 person kung imong yung calculate ang kana living room area nimo room sa pana. So medyo dako-dako na ng 8, dako-dako na nga balay kini ganing 6, kay ambot lang ko masud pa nang kana atong i-design nga kuan. Pero sure ko ang 4 masud ana. Okay, I think my note ani. So many note ani. If one is seated at either end of the table, the length may be reduced to 60 centimeters. Oh, sige. So kintahay ang kinilagay ko na ay pwede ka mulingkod sa end ko, no? Pwede ma-reduce imong length, table length to 60. Okay? Ay, di table length, ang floor length to floor length. Okay? So next, ang rectangle mga furniture arrangement. So ipagkipakita na po dani kung mag-example rectangle ang dining table nimo, kung oval ang dining table nimo, kung round ang dining table nimo, makita na naana kung pala yung mga clearances niya. Kamu na lang tanaw. Then ang sa atong mga tables kay kini ang minimum knee clearance and ang dining room chairs. So ang minimum knee clearance jud kay 55 cm. Ayon sa mato miss Kuriba. Oh, mo excuse. Okay. Anyways, okay ra. Basta baminaw lang. Ay, tanawa lang po siguro ang PDF for once, ha. Again, ang minimum knee clearance kay 55 cm. Una, ang imong chair kay ang height nimo kay dapat 85 to 95. Una, ang D nimo kay dapat 45. Ang depth nimo bitaw or width nimo kay 45 to 55. So, I think you know this, maka-explain na po muna na sila. So, dapat yun masood ang imong minimum knee clearance. Ano? Masood sa minimum knee clearance. Imong chair spot. Okay, next is the kitchen. Planning consideration na kay ang atong arrangement, traffic, storage, and counters and working surface. So, first, I consider na sa kitchen kay ang arrangement. So, we should consider that more than one person could be cooking. So dili na nga si mama lang atong i-consider basin si manghud mutabang og luto. Okay? So next, this would vary according to size and shape of space sa imong kitchen. So for the traffic side, plan properly the service entrance to the storage. So dapat kanang duwalay obstacle nga nakaharang kumadto ka sa imong storage bitaw kay kintay magdakag kay nang bugat-bugat nga butang. So dapat dili na maglikay-likay to avoid spillage or sa. Ang storage na to dapat functional, that would minimize switching up and down, switching up and stooping down. So dapat i-minimize na to na atong shelf, dapat dili kayo habog atong shelf, dili po shelf for storage of shelf cabinets para sa atong mga groceries, dili po na ubos kayo nga mo muyaka pa ka. Okay, so this should also be accessible when we reach outstanding on both feet on the floor. So dili na unta ang ngayon nga kanahabog na kayo bitaw nga mag need pa ta og lingkuranan or mo need pa ka nga mukat-kat sa imong counter. Okay, so stored items should be close to where they are first used.
And the storage space should be flexible to allow its adjustment, and shelving must be adjustable. So pwede matang-tang-tang-tang bitaw ka na dili detachable, so dili fixed imong imong shelving. Kaya muta kibaw good nga imong kitchen kaya mag-rearrange ka. So mga shelves imo pwede unta kung mas as much possible dili nang fixed or dili nang kon concrete or dili na bitaw murag masa gyud. Kana mura ba nga kanang next screws ra para ma-detachable siya. So ang atong counters and working surface mo ni ang mga typical nga hide spot sa mga ngana. So matanawon na ba na ninyo? So mo ni ang mga critical dimensions sa atong kitchen, no? So ang when we sa atong sink pod dapat para man sa mga right-handed yun mo nang dako-dako ang 90 cm. So you also have the opening sa atong ref, dapat tay space ana or murag butanganan siro sa mga butangana sa opening sa atong ref. Okay, so I think pwede na matanaw ninyo na ang hallway na to ang dimension na ni 100-220. Kaya nganong dako-dako ang hallway, kaya tungod na ni ang atong counter magod na ni cabinets, di ba? So dapat nga imong hallway mo-abri ka sa imong drawer, sa imong counter, dapat makaagi pa ng tao sa likod. Dili nga maka-abri na ka sa imong drawer, dapat paisarado ang drawer para maagi ang tao. That would make your traffic flow sa imong kitchen better. Okay na, sunod ra ko class. Na kuha ra tong point ado. Okay, next. Next, another planning consideration would be our lighting. So makabantay man siguro ta kung atong room kay properly lighted, maka kana nga murag comfortable bedo pa pinaon mo ka minimize sa fatigue na to murag nga na. So kung murag muna samot na akong kitchen nga murag kapoy kay samot na makita ka sa hugasun mo nimo nga daghan kaayo murag grabe murag magtanaw pa ka kapoyan na kagugas. So dapat proper lighting kuno na kay para ma uy bahala o daghan hugasun basta nindot mabudang lighting murag nga na daw na. So this would also promote safety and comfortable working space and properly positioned imong kuan pod imong sink to minimize the shadow. So dapat nga imong kabantay man siguro ang sink na to dapat ang opening sa window na at sa tubang na sink, like in this picture ang sink ni ang iyang ang window opening niya sa dire. Imagine daw nga ang atong i-close ni o ni ang opening sa atong sink na sa likod. So kung naay sunlight ana mag talikod ka naghugas, so di ka kita sa murag naay nim tapot nga mumho sa imong pagaon. So mauna nga na siya tungod sa shadow niyo ba di ka kabantay nga di pa kayo limpyo imong gihugasan. So mauna nga dapat ang imong suga ay imong isuga ay imong window kay dapat na sa imong sink. Unya mo po nimo avoid pud og mga odor bitaw mo dito agawas lang ani. Dito ang exit sa imong odor sa imong gipanghugasan pagawas or kanang lighting pud para kanalagi ang bacteria kato lagi ka kunong ang sunlight makatabang og dispel sa bacteria sa imong hinugasan. Okay? Also, it should be properly ventilated. So, dapat kintahin na kay kinahin ito, mga oven na kung pwede, butangan yung exhaust fan yun, ana. Eh, parang ka ng mga odor sa yung pagkaon, dito gawa sa exhaust fan. Mga muna, kanabi ito, bantay mo kung naana sa mga choking or sa pa na sa mga inasal, syaro, mga inasal. Kabantay ka na, naay dako nga ventilation na nadap sa sugbaan nila. Naay dako nga ventilation na nagyod para addo gawas ang tanang aso sa manok. Okay? So next is ang safety and accessibility. So dapat wala kay flammable items in the kitchen. So walay gas or sa pa na. Okay, para dili kayo dito kaya magsiyo nagkayo imong kusina. Okay, so avoid using sharp corners or exposed handles. So dapat ang handle sa imong kini ngani. So dili kung expose magani imong handle, no, dapat mas taas imong tabletop kanang taas kanang mura ito gini extension ani tabletop. Dapat same width ra na sila sa imong tabletop. Mura na extension mo to gamay tabletop para manas handle lang ta. So kung nigani naka extension imong handle, dapat dili pud kayo taas kay para iglakaw nimo di ka mosabod ba mana. So ang sharp corners pud para dili ka sakit kay kung masangit ka ana. So dapat nga murag curved siro gamay or unsa ba. Okay, so also dapat access to front and back door. So kintay
kung pwede kay para kintay na kay grocery nga dala bitaw ditso butang sa imo access or moadto ka sa dirty kitchen imo ditso ka gawas lang kung na kay backdoor pagawas ana. Okay? Okay, so sa atong kitchen natay mga work centers ko. So unsa ang typically na sa sulod sa imong kitchen? So basically ang atong kitchen kay na ay sink, range, oven, mixing area, serving area, and refrigerator. So dili usually na po yung uban nga dili no pero basic rin eh na yung uban yun nga ang range and oven gitapo, mixing og serve gitapo ora pod. Okay, so pero basically na jud kay tulo ani so na kay separate ang sink refrigerator unya ang range pod lahi-lahi. Okay, opat na jud kay na kay sink kasagaran ha ang makita nako na ay sink na ay ref na ay range and oven unya mixing og serve gitapo siya. Okay, so typically na ay opat siguro nga murag na gyud pero as much as possible pwede kung pwede lang amo mo ni na mixing og serving more gilahi niya. Okay? So kung na, sa sink po na to, ano ba arrangement na ganina? Sorry. Ah, kini makita ba na nato nga ang sink yun dapat na ay left o right nga murag separation, ang murag ito nga space kay murag basa basa adi pud murag ang mabasa mo ganing tubig ano ba to kung mahugas ka ani murag mabasa. So na jud na murag i-separate nimo na sa mixing area nimo. Makita man siguro po na to na sa picture ah hindi na picture na wa kita tani di ba ang sink medyo dako dako yun ang sink itong wala na so example na ang mixing area ni mo na na kay gimmick sa pagkaon yun ang hugas ka galit nang hugas ka ni so mapisikan dito yung pagkaon so murag maunsa naman na mahugaw na yung pagkaon. Okay, so napo tayo mga critical heights and measurements ani so sorry wala na tarong kaayo ni ambot murag na usob ug galit. Okay ba ang ano ni tungod ni siguro sa animation ako or sa pero ako na ni tarongo no ni ang ipasa ninyo pero naapo ni sa book taro tanawa po dong book ninyo so na ni wall shelving height depth of wall shelves mamakita na ako ang wall mga shelves ana kay kini siya mana siya so kamo na tanawa po niya ana po yung drawer ani drawer area so na kay minimum nga 1 square meter so please kamo na tanawa na niya. I think it is self-explanatory so makasabot ra mo dayon na. So next mga countertop. Ang countertop na to kay kini. Kini mo murag island medyo niya. Kung wala mo yung kitchen nga na. Tong mo na murag countertop. So ang countertop area kay 1 square meter nga minimum na siya. Then ang height ni mo kay 75 to 95 cm max. So dili kayo habog kay magtrabaho man kana. So, and width ni mo kay 36 to 60 cm max. So dili kayo siya habog pod kay para ma-reachable siya sa atong grasp na to or sa atong shoulders. Okay, here are the critical height and measurements na gi-summarize nako. Again, 48 to 70 inches then ang nasa parenthesis kay mo nang cm. Okay? So, I think you could study this kung when you design your kitchens. Okay, so here are typical kitchen floor plan arrangements. So first ang U-type. So money ang compact, most compact area una. Pero ang kuha na ni reduced ta ang workspace ninyo gamay-gamay siya, no? Kay pwede lami man ni kay mura bito nga dugol ratanan. Money ang mura para nako money ang best nga shape. So next is ang L-shape nga kitchen. So this would concent this contemplates the work area into one corner pero ang kapan na niya kay longer travel to the extremities so ang ref ug ang range kay medyo layo or sa ba. Next is ang corridor type. So good for spaces where doors are located at the end of the space. So nindot kayo ni kung na ako ni pultahan dire. So if it has kung kana po ang kapan lang ni kung na sa taas kaya space sa to corridors. So murag lagyo, layo na ba daw kayo nga magatbang mapunay ka murag disadvantage niya. Here is also an example of a broken U-shaped kitchen. So nasa opening dire. No? Wala siya ang broken lang nasa opening dire. So that is examples. So kini day murag broken line mo na ang dotted line of the cabinet murag cabinet na ni mo ang shelf nimo. So makita na to ka more siguro na si mga 40 cm ang width sa atong cabinet una 60 ni siya. Ang width sa atong mga counter or countertops. Ay, sorry. So
Another next that we would be discussing is ang mga combined living and dining spaces. So atong i-combine na atong living and dining, no. So there is less space nga require ani, more flexible and serviceable imong space, and ang imo mga furniture arrangement ma nindot pod. So here's an example of a combined living spaces. So ang pasabot ra ni ang living og ang dining area kay murag i-combine lang, so walay separation, walay say walling ana, so why divider. So I think usually ay napoy nadaghan nga ngani ang arrangement ni sa yung panimalay na to. Okay, so another is sorry ko daan sa picture, wala ano na change. So this is the combined dining and kitchen area. So usually on small houses and apartments, and maka minimize this housekeeping and chores kay dining and kitchen man. So mausa ra ba duol ra ang kuha sa kan mga sa dining, no, especially atong mga on. So itang ay guha nimo sa mga plating dito na sa sink, so medyo duol wala na kay travel time ba mura nga na. So this is the space for the family's daily activities pod. Okay, this is a typical nga plan arrangement sa usa ka combined dining and kitchen. So mas better ni kay dito pumagkaon i-serve da yon duol lang. Muni ana uban nga ang tulo niyo yung ang living na siguro dapat the living room niyo na diri yun, ang most separate kay kana dividers lang. Okay, kaya sa among balay nga na, no, nga murag kanang ana ang living sa diri unya divider lang naka kuan ba dili good wall. Okay, kung mabutang mo kag wall ana murag mo gamay ang spacing ba, kung pero ang divider lang kay bitong murag open lang siya, medyo okay nang divider nimo kay na murag open na. Okay, next is would be discussing a bedroom. Okay, ako na ni murag dol na class, murag last two topics na bedroom, then next would be bathroom. Okay mo, are you still with me? Okay pa ta Okay. So next ang bedroom. So okay, very good, no. So again, sorry ambot nga no ni nga kalit na bunig ka. Nindot okay ra man la to. Ano na ngani man kalit. Pero mo ni ang mga clearances sa to. Again, ako lang ning tarungo na before I would send you the PDF. And again, naa ni sa katong libro, nara man itanan sa libro gud. Na. Okay, so ang clearance sa bedroom, so between wall and furniture 5 to 7 cm, between furniture units 5 to 10 cm. So mas better sir na ana si ay kuan murag dimension, murag figure on ta. But nawa sa tong figure ani. So next ang bed table, ang furniture sizes ania. Ang bed table nimo again wala po natarong da ang ano ni. Ang bed table kay 35 to 60 cm by 30 to 60. Ay mo kalibog niya 32 to 60 niya siya, murag pwede 35 ang minimum, 60 ang maximum. Ang bedroom chair should be kung small size lang 50 by 50, ang ganana. Ang dresser nimo nga na 3 drawers dapat 90 to 120 siya cm to blah blah blah. So nawala ni ay mo kalibog ani na ito kay mura ni maximum minimum rin siya. Okay, so here are the bed sizes. So kung single lang, kung single bed lang, kung ikaw lang isa, kana mo na lang sizes niya. So again, ang 75 inches by 39 inch o mo na ang typical nga length sa imong single, and yung width kay 990 cm. Okay, so double bed kung duha na ang murumatog mo na ang double bed yung mimiton. So queen size and king size beds. So sorry sa. So talaon po nimo ni no kay naa po yung mga kana mga unlan po. Specific po na sila og unsa ang size sa imo, na po na pillow size nimo. Kung kini nga pillow size para ni sa mga queen size, na po yung ana po. Unya imong asamot na imong mga sa imong mattress maka magsuda na. Mattress kinta ay double size ang mattress nimo. Dapat imong sheeting, imong cover sheet og imong sana imong habol, dapat po ang size ana kay queen size, kung double po ng size ana. Okay, tanaw mo, ambot lang kung nakasoy mo doon sa Mandawi foam, kanana na sila, specific kayo na sila ang size sa imong pillow, size sa imong anang sheets, size sa imong habol, specific kayo na. Samot na, especially ang imong size sa imong bed yun. Okay, dili sa imong mattress. Okay, sakto.
So here are typical plan arrangements sa single occupancy o sa ka double occupancy. So na ang spacing and, you know, so na kay 100 cm for dressing para di ka maglisod magilis. Una also 90 cm kung pwede lang para di ka again para di ka maglisod magilis. So dapat spacious na enough para di po kana tanawon jud nimo tong mo bitaw gi require na to nga floor space or katong sa to katong cubic meter bitaw to gi spend ako ganina tanawon jud ninyo na. Okay, moving on with minimum clearances for a twin bed. So mo pod ni, so mo ni ma importante ni kung mag-design pod mo mga hotels bitaw pon pohon kung gintay apil mo kung magawan mo tanawon pod ni ninyo. Especially asa man tong na ay koan. Kini o. Oh. Kini ang kanito na yun kayo wala. Asa man tong na ICR ah? Wala pa. Kini mo niyang pang hotel niya ikaw na ICR bito. Or pwede po niyang kanang kanang bitong kini mo ni tipi siguro na ICR yung mag-design o gani nga walay walling yun. Murag so di mo sa balay dito na gani. Pero kini again typical niya sa mga hotels. Balik lang tagamay sa arrangement kita ina na mo bata ano pon pohon napod gibutan niya ang crib ani na po cribs niya, so usap po ni ka pwede po nga ma-arrange yung mga paplano ni pon pohon. Okay last na to ang topic nga discuss kay ang bathroom. So okay, so what we would consider on planning the bathroom is ang convenience. So of course, ang privacy na to is secure yun na. And consider na to ang ease sa paglimpyo sa atong bathroom. So next, ang arrangement. So convenient spacing of clearances. And this should be allowed nga. More than one person would use it at the same time. Okay, pasinday ka ng mga imong mga anak pohon manghod ug maguwa magdungag ligo sa imong tanahon siro na. Okay, mga bata bitaw magdungag nagligo, cute kayo. So next kay ang illumination, kanang adequate lighting dapat, then direct light to illuminate the face. Kanila gi kung kintay kung pwede lang kanang kung buntag pa dili mo magamit og suga sa inyong bathroom. Okay, so dapat high po lang window, kanang awning lang. Kaya hayat po ni sa security po nato para iwas sa mga li bitaw. So dapat habog-habog yun itong window or kanang awning. So ang luminous ceiling po siya, so dapat white ang ceiling para mo-appear siya nga landag. Mo-appear po siya nga dako. Mo po na importance o white ang ceiling nyo. But of course, you could change that. Pero tanawon nyo mo ang kwan mo po interior design aspects sa imong balay. So kung para mo matter po na siya unsa ang color sa imong mga sa imong corners gani. Dili tayo tamo explain siguro ano yung subject, pero I would be giving a reference no sa mga kanang interior designing na bitaw. Dili na ko mo explain pero basin ganahan ba mo look into deeper bitaw mga interior mo hatag og reference lang so waya. Okay, so next is ventilation. So good ventilation would reduce humidity and dispel odor. So dapat siguro na kay exhaust fan somewhere sa imong CR mo na ang better. Samot na kung wala kay natural ventilation, wala kay windows, bitaw dapat na kay exhaust yun. So, mo na exhaust fan should be blah, blah, blah. So next, ang sound control. So dapat ang imong tiles na apoy kining acoustic tiles ang gigamit nimo. So also ang imong mga partitions mo as much as possible imong soundproof para magdili kayo mo kuha mo ito kinang maligo ka or unsa yung splash sa tubig sabak mo ganyan siya samot na kung mag sound bitaw ka sa tubig sa imong laton kung namoy laton para dili kayo saba. Dapat kung pwede baga-baga lang yung kuha na pwede pang butang ka o mga kanalagi mga sound barriers or unsa pa na. Okay, so next is another things that we would consider on planning our bathroom is a material. So all surfaces materials should be moisture resistant. So dapat ito natanawa no kay kanyang itong hardlock ka na mas slide. So if moisture resistant ang atong materials gamiton or kanyang itong dali kanyang mauga or sa mas makatabang na samot na yung tiles, para na ako ganun mo suggest ko nga kanyang itong naa si rough si gamay nga surface kay para ika na lagi iwas og sliding. Pero kay mo ba to nga kanang samot ako mga tiguwang
ang hadlok ana bilo kana mas slide sa bathroom ayan daw nadukol lang o kadagan ko makadugo ana mga balita mo gud nga ana. So mo na nga dapat ang imong bathroom as much as possible ang imong tiles gud rough gamay mo na sa makakuha na mo ana. Nya kana pong eh nakasuway na magdung sa hardware kana mga na so na hardware city hardware nakasunod na mo ay oh na po na yung ana na po na yung uban yung ana na po nga pahiran na lang nila o murag kalimot ko sa murag silant man na siya pero yes you're right so pero kana lagi tanawon gyud na to na material po na so para iwas mas slide ka sa atong CR okay demo na ang hadlock lagi kung samot na mga tiguang unya ka makatabang maka-assess po na sila nimo kay demo adto ka sa mga kana lagi mga city hardware or buildingware makapangutan na ka asay ka nang nindot pang CR asa ang tiles ng nindot pang kuan sa balay pang living room maka-assess na sila nimo gyud. Okay, so next ang pag-provision of mirrors sa ato mga CR. So mura magod nga ang mirror kay mura na makapadako sa imong balay. Kung makabantay mo, kay mga offices, may mirror dyan na ila kay mga see-through mirrors. But okay, para wala mo, mulook spacious ay imong panimalay or sabay mong office. So again, nana sa interior designing aspect na, I would not look into that. And ang drying facilities sa racks on well-ventilated cabinets. So dapat nakibutanganan sa imong mga towels, anak sa imong bathroom sa tulod. And imong bathrooms kay accessible dyan dapat. So example accessibility ha. So example na kay two story nga balay dapat pod na kay CR or bathroom sa second story o CR or bathroom sa imong sa mga rooms sa imong ground floor kay dili dapat nga kintay ang imong CR or imong bathroom kay naa sa ground floor lang na wala ka sa second floor so kung maligo ang taga taas dapat pa muna og so medyo hassle kayo ba murag diay magtuto pa jud igsaka sa taas magtuto pambasa na kayo so mahugaw imong kuan tiles na orderly mo na nga dapat accessible yung imong bathroom at least kung na kay two story yun dapat na kay bathroom or comfort room each story okay klaro ra class klaro ra balik lagi. So here are the typical dimensions of our bathroom fixtures. So ang bathtub ang W or ang water closet ang lavatory anita mo wash atong face diba or manghunaw. Okay, so it is dili ni sink ha, lavatory ni. Ang sink kay kanang panghugas og plato. Ang lavatory mo na ang kanang panghugas sa atong mga naong or sa basa. Ana ta mag toothbrush, di ba? Okay, so this is a proper way to proper dimensions ana niya. So mo po ni typical dimensions sa atong bathroom no. Amara gani. So nasa kilid po ang atong sink. So na ay typical dimensions po dani. So mga accessible nga lavatory na siya nga pura bitog. Murag open ang nasa ubos. So tan-aw lang po ninyo look into this unya mo niya pasabot nga katubi tong dapat dili unta fixed imong shower ra. Kay maglalahi ba tag height dili na ba yo ba maligo nga mubo na yo ba maligo pud ana nga taas yo may. So dapat na kay hose pud ana para ma-adjust pud ang height. So para matang-tang-tang siya nga dali siya ma-access para dili mo maglisod og ligo pud using your shower. Okay? Niya kung pwede di pare ayo pa sa next slide. Amo ni siya. So kanalagay para sa itong mga lulu o lula or kitapon-pon kung maniguwang na ta dapat lami po ang naay provide ito handrails sa atong mga toilet kibo ko mga pang toilet stall ni siya pero mas better yun siguro nga butangan ni mo daan pero nako lang ha okay kanalagay nga kuan po para sa itong lulu o lula kung kitapon-pon okay. So here are other shapes and kuan og usa ka bathroom. Amura pro kini si kay murag CR lang ni siya. So usually ngani atong bathroom no, a water closet. Ani ana nay murag kuan ani, pwede at sa kilid. Okay, kini ya kuan ni comfort room ni siya na separate ang iyang kuan kini siya nga type ang A ug B. Pero ang C mo na ni amor na shower na.
makita ba na po nato. Then kini na opening ani siya 6275 nga opening nga para Windows siguro ni siya. Okay. So also na po ni uban nga separate ang iyang comfort room, ang CR o ang iyang bathroom. So there are more standard arrangement to siya, sample arrangement lang ni siya. So mo ni ang laboratory guest bath type niya. Mo ba ni? Anyways, ako lang i-look murag tarungon ako ni tan-aw na ko murag nalibog ko gamay lagi ani. Okay, move on lang ta sa atong mga compartmental bath no. So mo ni siya mga sample sizes sa mga dagko-dagko na ni siya nga bathroom, so mga dako-dako nga balay na gyud. So murag pang master toilet ni para sa mga master bedroom. So makita na to no. Duha na ka water closet gani iya. So basin pag his or her na bitaw pang kana bitaw mga tanalig pang dato na ni kayo nga mga bedroom. Ang mga bathroom. So, pila na ka slides na bilhin. 4 slides na lang. So, another 3 muna typical gamit ato as sa Philippines na ang 3 fixtures bath. So, naatay there is no separate compartment and yeah, one user at a time lang siya. So, ang average area niya kay 3.7 square meters. So, muna typical no nga murag na water closet, lavatory o niya bathtub or kini bathtub pwede lisa ni mo shower o niya or di ba katong gripo-gripo na gani. Pwede pa itong gamay gani. So, muna typical nga itong table gamit. Okay, sa Philippines. Kaya ang utility bath pod also another pwede po ni gamiton sa itong mga Philippines. Kini ninot ni siya kay na sa walk-in closet kapagin tayo bantay mo sila mo na sa linen nga pwede na ka mag-ilis dere or pwede na ka nanay mo mga gamit sa mong kuha dere mga clothes ni mo dere. Okay, maklaro naman si Roon. Akin eh, naalay medyo separation siguro para sa iyang toilet. So, namurag, kuhaan siya. Namurag siguro, kuhaan eh, kanang divider or unsa. Okay? So, ang doors and windows sa itong bathroom, typically, ang door width niya kay 55 to 60. Pero kung utility bathroom ganun siya, or daga na mo gamit niya, more than 70. So, you should, the insulation of doors and openings should be there. Then door should not hit any person using the fixture. So dapat i-abre ni mo na pa space ana sa imong door swing. Nakintahay nangilamos ka. Kung naay mo sodog ka nang murag oron sa bawo pinakalit di inta ka makaigo. Ana kung naay magamit. Okay? So door must conceal and hide the toilet so as much as possible. Kanang i-ab kanang itong abot lang kung nakasoy mo sa mga kanamit itong kanya, urinal. Dapat i-abri na mo, dili ka na makita sa nangihi dayon. Murag dapat matago, natago siya gamay ba? Or naakay murag ka nang mag-cover niya or ansa ba? So ang sliding door is also preferred para to save space. Of course, kung sliding door yung magamiton, wala na kay swing. So ma-eliminate na to. So murag makasave na og space. O niya, if possible, para na ako avoid o use ka PVC door. Mga PVC type, naka-familiar ba mo PVC type nga doors sa itong mga CR? Kana murag plastic bitong nga material. Yes, kana mga PVC type yun yung door kay dali kaya maguba. Mudaga na sila mga 5 years, 3 to 5 years, guba na siya. So as much as possible class, pwede kung punpuhon mo, design mo, ingon mo sa client niyo, ma'am, kana ato yun yung ikahoy lang. Kay koan, kana ikahoy, marine plywood ha, kay kung marine nga type mga material po para dili kayo. Kana susceptible siya o basa. Kaya kami sa diri sa balay gani, ang PVC type among door nangaguba na mga portahan pilap ba ko ka so digi mig lisod na mayog abri sa among portahan o ganit na kanang murag naguba na gyud among PVC doors dire. So mo na nga ako kumo muna mo pa design yung balay gyud at least iingnan yung client nga kanang dili ay gamit ng PVC type nga door as much as possible. Pero mas barato mong gud ang PVC type nga doors compared sa mga kahoy gyud. So mo na nga kung mga toilets raman sad mo na PVC type ilang gamiton. Pero again, dali isa yung maguba. Okay? Here are also our lavatory dimensions. So mga typical dimensions na din ako mo further explain kay masabot kaklaro raman. So here is ang height sa mirror nga ibutang nimo, ang mga suga nga ibutang nimo or sa pa. So it is all here.
And samot na kung naa kay mga kana mga dryer or unsa ana po ni na may mga wiring codes ana niya kay para dili kay mo ground. So GFCI mo ground blah 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 unsa ni meaning ani GFCI protected receptacle, please search on this. Nakalimot ko sa meaning, wala kayo na ka na wala ko na review ng meaning ana. Okay, so this will be our last slide. So this is the shower and bath dimension. So again, shower head is governed by the user's height and preference. Mauna nga, as much as possible, dili ta mo fix og shower head. So dili ka na itong kanalagi nga na i-host yun siya dapat kaya para dili ka maglisod para makover ang hole sa mo body easily. Okay? So also, kung na kay dapat po na kay shower or curtain rod para nga mo mo cover covering po di mo and ang soap and sponge holder then ang shower ventilation so dapat siguro nga na kay kini mo exhaust fan man niya ang gibutang or gani na kay awning nga windows diri nga habog-habog and ang towel bar not over the tub or shower para dili mabasa kaya naman yung may butay mo towel sa towel bar o niya kung nasa dool sa tub or shower mo bisos mabasa siya huwag dali then kung na kay ano siya ba nani so na kay bathtub dapat mas better kung na kay vertical grab bar mo ni siya ano sila okay so that's all wala po nakabutang slide thank you pero that's all sa atong discussion so any questions class for our very long slides 80 slides man dito tuod hangak-hangak kamay i-discuss so far okay ra wala mo'y pangutana or unsa I think that's enough para maka-design mo sa inyong kuan sa inyong sipangana sa inyong miniature house di ba okay ra ba any questions or unsa hello wala sure ba wala na okay ra lagi mo muro mag nakatog naman siguro gani tanong ba kansi kayo yun hindi ko kita alam mo yung tatog wapun ko magpa open cam yun ba pero alam mo yun doon ako kung face to face no kaya makita po ko ninyo ba nga gayo yango ba mo or gaduko duko na mo kaya nakatog na mara kuhan kayo para na ako agad na mura ba nga draining kayo ba nga siyo discuss ba nga mura okay ba huwag namino ba mo wala sad life but anyways wala man na ito sitwasyon ron hindi na ito na malikyan. Okay, class? I think I would call your attendance na lang. Ah, sure ko, mamata na mo ano yung attendance. No. Tatlo na. Hello? Yuhuu. Hello. Oh, bita, manawag ko attendance, ha? Sige. Asa ba to si Kuriba siguro to no? Hindi na ako na excuse. So September 10 ba? 11 eh. September 11. Ay, murag wrong class din eh. Ah, wrong class din eh. Ah, sorry class. Ah, section A. Tara. Unsa na mo ko eh. Tara. Okay, September 11. Na si Miss Abad dere Abad. Hello. Asa? Okay. Wala si Miss Abad no? She Maria Shilu. So next, Adlaw na si Jonel.
Wala. Wala si Junel, no? Junel. So next. Ah, mo ba? Kay? Ano man? Ganina rasa niya message? Okay, okay. Uyap lang. Nah, anyways, pwede naman sa ako ang buong record. Ako lang patlong din ang record ako, no? Stop recording.